Ang International League ay hindi ko tinitiyak kung fan-made ba o karugtong ng Winter Tournament. Nabasa ko lang to sa isang site na ginawa ng isang community ng slam dunk na nakabase sa bansa na kung saan ito nag-originate. At gaya nga ng sinabi ko, nabasa ko lang to sa isang site at hindi naka-manga version. Kaya naman walang mga animated pictures na naka-indicate. By the way mga idol, pasok ko lang muna intro ko. Come on, don't gotta work, I be living like a boss do. I got a bottle in my hand when I walk through. Don't care what y'all do, rolling with a small crew. Show you how to win, we can show you how to floss through. If it don't make dollars, don't make sense. Yo mga idol, nga pala, baka malito kayo kung bakit merong nakahalong ibang anime dyan. Diba gaya ng sinabi ko, hindi naka-manga version ang kwentong ito. Kaya walang mga anime pictures na naka-indicate. Ngunit merong mga character description naman na nakalaad sa site, naggaya ng nasa screen. Kaya naman nag-adapt na lang ako ng ibang mga anime pictures na malapit sa character description ng bawat character sa kwento ng International League. Ngunit ang skills, mindset, ang laro ng bawat isa ay nakabase pa rin sa kwento ng International League. Yan malinaw na mga idol. The International League, Chapter 430. Mabalik lang tayo sa nakaraang bahagi. Dito nga, labis nga, ang ginawang highlights nitong Sakuragi. Nang talagang binigyan nga ng leksyon itong si Bug at lalong-lalo na itong si Melchior. Kaya naman dito'y big deal. Sakuragi is a big deal. Grabe siya maglaro. Ang kanyang angas ang nagpapatunay na hindi basta-basta ang kupunan ng Shoko kahit na pangalawa sila sa huli. Sila ang underdog na kailangang katakutan. Sila ang underdog na nangigibabaw sa underground. Wika nga nitong si Coach Mendez. Kaya naman dito ya. Ayos lang yan! Bumawi tayo! Ang mentalidad na tinuro sa atin ay kailangan nating pairalin. Ang larong basketball hindi pakitaan ng highlights, itipautakan at syempre pakitaan ng husay. Kung sino man ang huling makatayo ay siyang mananalo. Kaya tara na, iraos natin na malinis. Ngunit sa atin ang larong to. Wika nga nitong si Melchior. Kaya dito'y nice one kapitan. Ganyan nga ang dapat mong ipakita ang mentalidad sa ating mga malalaro. Ipagpatuloy yung ganyan. Panigurado sa atin pa rin ang larong to. Momentum lang sa kanila. Wika nga ng mga tagahanga nila dito'y. Hawak-hawak na nga nitong si Vince ang bola. Sabi na gwikang, Team, ang inimprove ng ball rotation ay ating pairalin. Hindi pwede na mapigilan nila ito. Ang 100% ng atake ay gagawin na natin. Wika nga nitong si Vince nang biglang isang pick and roll nga ang naganap. At dito'y dali-dali nakuha ni Jeremiah ang bola. At itong si Jeremiah ay dali-dali ang umatake sa ring. At dito'y nice one! Gumana ang plano! Nag-compress sila! Libre na ang ating outside! Hali! I-receive mo na ang bola! Wika nitong si Coach Mendez. Kaya naman dito'y hawak na nga ni Hali ang bola. At dito'y napangising. Humabol ka Mitsui, masyado ka nakadistansya. Asan ka ngayon? Wika nga nitong si Halit dito'y masyadong malayo, malabo umahabol. Baka foul na naman to. Sige, pagtitirahin na lang kita ng isang tres. Sana mamintis mo yan. Wika nitong si Mitsui sa kanyang isip. At dito nga ay pukol nga ng isang tres itong si Halit dito'y. Talagang pumasok na ito. Kaya naman nice one. Gumana ang play. Nagkukompress ang kanilang loob sa takot nilang pasukin nitong si Jeremiah Bug at nitong si Melchior ang loob. Ngunit ang tanging pake lang naman talaga ay ma-open ang wings. Mahusay na play Coach Mendez. Sigawan ng mga tao. At dito'y hindi pwedeng ganyan.
Lagi na lang, etong bangungot na aking kakarapin ay isang bangungot na mahirap ligpasin. Ngunit kahit ganun pa man din, ipapakita ko sa'yo, Coach Mendez. Pakita ko na kaya na kitang talunin sa tagal ng panahon. Ang bangungot na binigay mo sa akin ay akin nang puputulin. Wika nga nitong si Coach Ansay, at dito'y tinawag nga niya itong Sakuragi at itong si Rukawat dito'y. Makinig kayo sa akin. Naalala niyo pa ba yung play na tinuro ko sa inyo? Kayo ang kasangkapan ng dalawang yun. Kayo ang kasangkapan ng tinatawag na 2 deadly sins. Gawin nyo ang play na yun. Wika nitong si Coach Ansay, at dito'y ang play na tinuro sa atin nitong si Coach Ansay, na sinabi niya na ilalabas lang natin sa tamang panahon, ay talagang gusto na niyang makita. Ang 2 deadly sins ay tayo yun, Sakuragi. Gawin natin to. Gawin natin to ng sigurado upang hindi mapahiya si Coach Ansay. Wika nitong si Rukawa. Kaya naman dito nga ay hawak-hawak na nga nitong si Kaede Rukawa ang bola, sabay sumenyas na nga. Aiso! Aiso natin to. Ikaw, Jeremiah, tignan natin kung makakabantay ka pa. Tignan natin kung saan ang angas mo. Wika ng seryosong si Rukawa dito'y. Tignan nyo si Rukawa, ibang-iba ang kanyang aura. Pagtawag ng matandang yun sa kanya, nag-iba ang kanyang postura. Ang kanyang mga mata ay naninisik na gusto nang agad tapusin ang depensa nitong si Jeremiah. Wika ng mga tao nang biglang, umatake ka! Sige, umatake ka! Wala akong pake kung ilalabas mo ang lahat ng angas mo. Wika nga nito nga si Jeremiah nang biglang, isang screen nga ang naganap. At dito nga'y dali-dali ang umatake. Ito nga si Rukawa, sabay paasa ka ng bola dito kay Sakuragi. Itong Sakuragi ay dali-daling umatake sa loob at inangat na nga ang bola. Ngunit sa pagkakataon na to, hindi ka namin pagbibigyan. At sa pagkakataon na to, hindi na sa iyo ang taas. Wika nitong si Melchor, at dito'y kung sa tingin mo sa akin mapupunta ang puntos, pwes hindi sa duho ko. Wika nitong sa Uragi, sabay drapas nga dito kay Kaede Rukawa. At itong si Rukawa ay hawak na nga ang bola, ngunit di noble team agad siya. Double team agad. Nasa baba agad itong si Melchor, kasama itong si Jeremiah. Natrap ang kanilang gagawin, Coach Ansay. Natrap na. Wika nitong si Ayakot dito'y. Ang 2 deadly sins ay gumagana kahit sa ang paraan. Ang anggulong yan ay sigurado. Kung sino man ang kukuha dito ay Kaede Rukawa, ay talagang kaya niya. Ngunit pag na-double team na, alam nyo na ang resulta. Wika nitong si Coach Ansay, at dito'y huwag mong sabihin isang aliyop para kay Sakuragi ang lahat ng yan. Libre sa taas, double team para sa baba. Ang bilis pag-ikot ng bola pag tinutuon nila yan. Wika nitong si Fujima, at dito nga ay dali-dali ang binato ni Rukawa ang bola sa taas. At dito ay nice pass, Gunggong. Sa kauna-una ang gagawin natin to ay talagang gumana. Napakomplikado ngunit epektibo. Wika nitong Sakurag, sabay kuha nga ng bola at slam dunk nga gamit ang isang kamay. Kaya naman dito ay ano? Yan ba? Yan ba ang 2 deadly sins na tinuro kay Ansay noon? Magagawa lang nila yan. Magagawa lang nila yan sa mga tao at manlalarong may matibay na koneksyon. Hinding-hindi ko ito magagawa sapagkat sa aking manlalaro ay walang kasintibay ng koneksyon na nagawa nitong si Rukawa at itong sa Uragi. Nagawa niya ang double o ang 2 deadly sins ng mag-isa lamang at walang aking tulong. Wika nga ng kinabahan at labis na nagulat na si Coach Mendez. Kaya nandito ay
Nice one! Nagawa nyo ang two deadly sins ni Coach Ansay. Ito lang nagpakita ang gilas. Ang play na hindi magawa-gawa nitong si Coach Mendez ay nagawa lamang ng kanyang assistant coach, kaya Coach Mendez, ngayon mo sabihin kung sino nga ba ang mas magaling sa inyong dalawa ng matandang ito. Wika nga nitong si Fujima. Ano kayang kakalabasan ng napakainit na labanan na ito? Ang lahat ng yan ay bangan natin susunod na bahagi.